Hello Dabarkads, maligayang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ilang oras na lang nga ay muli na naman natin mapapanood ang programang nagbibigay saya, tuwa at papremyo sa mga Dabarkads fans, ang EAT. It's a big day today kasi nga ngayong araw gaganapin na ang bridal shower ni Main Mendoza at Arjo Atiydi sa show ng EAT kasama nga ang TVJ at mga legit Dabarkads, na kung saan marami na talaga sa mga netizens ang talaga namang excited na. Kamakailan nga lang personal nang inihati ni Main Mendoza at Arjo Atiydi ang wedding gift nila para sa kanilang mga ninong sa kasal na sina Tito Soto at Joey De Leon. Ani ni Joey sa kanyang Instagram post, "The month of July will surely be one, if not the most memorable this year. The Dabarkads moving to TV5, the 44th anniversary of our beloved AET Bulaga, and the very special day of our inaanaks Arjo and Main. So honored and thankful." Inamin din ni Main Mendoza na nakalive na siya ng June at July para sa paghahanda sa kasal nila ni Congressman Arjo Atiydi. Pero sa nangyaring pagkalas nila sa Tape Incorporation ay hindi raw nila pwedeng basta-basta iwan lamang sa ere ang mga kasama niya. "Actually, nakalive na talaga ako for the wedding planning, so nakaalat na yung June and July ko for wedding planning. Pero ayun, syempre, hindi ko naman pwedeng iwan sila sa mga ganito. Tulad nga ng sabi ko, kung anong laban nila, laban din namin, lahat ni Main sa ginanap na press conference kahapon. June 20 para sa noontime show ng Legit Dabarkads sa TV5. Nang tanungin kung bakit mas pinili niyang sumama sa DVJ kaysa sa Tape Incorporation, binanggit niya ang values and loyalty. Saad niya, "Kasi for me, no amount of money can buy for my established values, self-respect and loyalty. So sa pagtanggap namin sa akin 8 years ago, nung sumama ako sa EAT Bulaga, ang maibabalik ko lang sa kanila ay yung loyalty ko, yung pasasalamat ko. At yung tulad ng paglaban nila sa amin, ilalaban din namin sila kahit saan." Hello Dabarkads! It's Saturday and today po ang bridal shower. And abangan niyo po yan mamayang 11:30 AM sa TV5 and only on EAT. And yes, I just want to sing this song and dedicate it to sa lahat ng supporters ko sa Karen Warriors and Karen. Kiss me, kiss me. So sing along po if alam niyo po yung song. A kiss, a kiss, a kiss me in the morning. A kiss, a kiss, a kiss me in the night. A kiss, a kiss, a kiss me. A kiss, a kiss me all the time. Hold me, hold me, hold me, darling. Hold me, really tight. Kiss me, hold me, darling, with all your might. Ayan, naku, paulit-ulit na po mga kapatid, hindi na ito bago sa inyong pandinig. Talaga si Ryza May Dizon po, paulit-ulit ang imbitasyon para sa magaganap na bridal shower sa EAT, sa kanyang karinderya, sa darating na Sabado, alas 11:30 pa lang. Naku, Romel, nakakatuwa. May masaya ito. Alam naman natin, pag may bridal shower, maraming pag-games ito at marami sigurong bisita ang makikibridal shower. Totoo, maraming dadalo. Correct. At baka dumating yung groom. Oy! Oh, di ba? No. Baka wasakin nila ang kasabihan na hindi dapat pumupunta ang groom. Yung bride lang ang nandun. Naku, diba? Malalaman natin. Naku, tumutok talaga tayo sa Sabado. Oo, napakarami na talaga. Ang dami-dami nagtatanong sa akin. Ay, grabe ito. Talaga may bridal shower na sa Sabado. Tututok na kami talaga. Grabe ito. Sino-sino kaya mga kaibigan ni Main ang darating? Oo nga, kasi di ba hindi naman masyado kasi si Main nakikita natin lumalabas nakasama ng ibang mga artista. Baka dito na natin mabubunyag, makikita kung sino talaga yung mga close niyang artista. Oo. Siguro yung mga kasamahan din niya sa dating EAT Bulaga na EAT na ngayon. Mga Dabarkads din, di ba? Ang mahalaga, magsasama-sama sila at ihahatid nila sa isang magandang bukas ang puso ni Mengay. Diba? At saka maganda rito na yun, binigyan ng pagpapahalaga ang pag-iisang dibdib niya. Talaga binigyan talaga ng portion, binigyan ng araw para sa kanyang pag-iisang dibdib. Magkalinda. Eh kasi naman, di ba, isa rin naman kasing napakalaking bahagi ng programa si May Mendoza at si Alden Richards, di ba?
yun yung mga panahon na kahit maupo lang ang lahat doon sa set, wala na. Kanila na talaga ang manonood, di ba? Hindi na sila magsasalita, uupo lang. Di ba? Yun na yun, kanila na yun. Nag-file sa nalalapit na kasalan ni na Congressman Arjo Ataide at Maine Mendoza, natural, kompleto ang kanilang pamilya. Inuunahan na nila. Sigurado daw na naka-chopper na naman ang pamilya Ataide sa pagpunta sa Baguio. Ay, ano pwede mo? Pero I believe dahil mo ang hindi na mag-chopper yan kasi alam ko yan, bago, prior, isang araw nandun na sila siyempre. Beauty rest na lahat sila, di ba? Pero alam mo, kung bakit nag-chopper si Ibiang at saka si Art, si Tito Art po ay naoperahan. Naoperahan po siya ng pagkatagal-tagal 10 oras. Meron po siyang problema sa may balakang. Bawal po sa kanya ang pagbibiyahe ng napakahabang panahon. Kaya kailangan naka-chopper talaga. Hindi po ito pampagarbo, hindi po ito pagmamayabang. Ito po ay tunay na kailangan. Kaya sila nag-chopper. At saka, ibigay na po natin sa kanila yon. Total naman, kung mag-chopper man sila, nabawasan ba ang ating ulam? Hindi naman, di ba? Kung mag-chopper man po sila, nabawasan ba ang ating pera sa bulsa? Hindi rin naman po. Ibigay na po natin, ipaubaya na natin sa kanila yon dahil ang magaganap naman po sa July 28 ay isang napakagandang marka sa kanilang pamilya, di ba? Kaka-excited po, grabe. Wala pa rin, di pa rin nakikita kung sinong gumawa ng gown ni Maine. Di ba ganyan na mga pagkakasal, di ba? Yan, sino kayang gumawa ng gown? Sino, di ba, mga ganyan yun eh. Ang dami yan lihim eh. Sa ibang bansa sila, pati yung barong ni ano, pati yung barong ni Arjo, sa ibang bansa din eh. Talagang ano, doon sila umorder talaga ng kanila mga damit. Ganong kalihim. Basta ang mahalaga, na uwi, mauuwi sa harap ng altar ang kanilang pagmamahalan. Diba? Ang tawag ni Sylvia kay Maine, Engay. 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 Ganon. At syempre, ang pamilya ni Maine, magpapaano ba? Magpapakabog ba? Ayaw ng Casa Mendoza. Ay! O, laban ka. Oh,